Hallelujah. Welcome to the Life Giver Church where new life begins. At salamat po na tayo po ay dumadami. Although 20%, actually 20% ang inaalaw po sa atin. Ewan ko lang po kung meron pang bagong, let us wait for further announcement para po sa mga susunod na panahon. Pero nagpapasalamat tayo na ang sabi po, hindi po natin alam kung gaano katotoo yung mga statistics o yung mga nire-report, pero bumababa na daw po. But we believe yung pong mas mainam, di ba? Mas positibo. So bumababa na po yung mga kaso na nagaganap sa araw-araw. And hallelujah, slowly but surely, God is putting us back into hindi na normal, new normal, pero alam na po natin, you know? Praise God, at ang kailangan lang ay magpatuloy at hindi po dapat tayong matakot sapagkat nandun po yung pag-iingat pa rin, no? Lagi pong pinapaalala sa atin na tayo po yung mag-iingat, tayo po ay sumunod pa rin sa mga safety protocols, pero ganun pa man, we have faith in God and siyempre alam po natin yun, pero hindi balanse po tayo. Hindi po natin ginagawa yung puro faith at isang araw tayo po ay, di ba, ma-infect, mahirap naman po yun. So, praise God. At salamat po, nandiyan po sila, Bishop at si Ate Ann. They are a living testimony of God's goodness and healing power of God. At sila, Pastor Citas, Pastor Jason, ang bawat isa po sa atin, no? Tayo po ay mga produkto ng himala ng Panginoon. At sabi nga, hindi niyo naman kailangan ma-infect para maranasan niyo yung himala. Yung himala po, yung hindi rin kayo tinatapuan, mas malaking himala. Di ba? Himala po yun. Yeah, praise the Lord, hallelujah. Yeah, magpasalamat tayo. Ano man ang ginagawa ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. All of us have testimonies, amen? And marami po tayong pag tinanong po kayo ano yung masasabi nyo patungkol sa kabutihan ng Diyos, marami po kayong may kukwento sa amin, malamang. At baka minsan nga po nakakamangha po yung ibang mga testimony po natin. So praise God. Ngayon po umaga, welcome po to the Life Giver Church at salamat sa pagkakataon pong ito na tayo po muli ay magkakasama, mag-aaral ng salita ng Panginoon, na tayo po ay magpapalakas sa Kanyang presensya mula sa Kanyang salita. At hallelujah, alam po natin na mahalaga po ang salita ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu Santo ay noong paman sa pagkalikha ay kasama na. And they work hand in hand. Everything that God does on the earth today, He does it by His Word and His Spirit. Amen? So makikita po natin yung kahalagahan. And the Spirit of God, yan po yun, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun po yung nagbibigay ng kaganapan sa kalooban ng Panginoon. And outside His Word, nothing will be accomplished. No? Kasi lahat po ay nilika sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya nga, pinapaalala sa bawat isa po sa atin that every time we would gather, nandun po yung paningin at yung pandinig po natin, yung ituon natin sa mga salita ng Panginoon. And pagbulayan po natin, and let us just ask the Holy Spirit to reveal us the truths that we need to know para po tayo po ay mapagpala ng salita ng Panginoon. And yung importansya na binibigay natin sa salita ay yun po yung our attitude to the Word of God will determine what God will accomplish in your life. So kung ang attitude natin sa Word of God mahalaga, ito po ay yung patnubay natin, ilaw sa ating daraanan, yung bang mahalaga sa atin. So kung ano yung sinasabi ng salita, ito po yung magmamanifest sa buhay po ng bawat isa sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. So welcome po sa ating pong mga kapatid na nanonood po sa kanilang tahanan. Salamat po sa laging pag-welcome niyo po sa bawat isa po sa amin, sino man tumatayo po dito. Nagpapasalamat po kami na tayo po ay sabay-sabay na lumalago sa pagkaunawa, sa tapos na ginawa ng Panginoon sa kanyang pong biyaya at sa kanyang salita, mga pangako na binigay po sa bawat isa po sa atin. So sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa ating pong mga outreaches, sa ating pong mga pastors and members ng the Life Giver Church, magandang umaga po sa inyong lahat and we declare blessings upon your life in the name of Jesus. Amen. At sa mga kapatid po natin sa ibang bansa, sa abroad, salamat po sa palagian yung pakikinig at panonood sa ating pong FB live streaming and thank you for your support. Sa lahat po ng inyong ginagawa, yung pong inyong panalangin ay talagang nararamdaman po namin at nagaganap po sa church, sa ministry. Kaya naman, nagpapasalamat po kami and wala po kaming ibang
pwedeng ibalik kundi magpasalamat at ganun din po ay panalangin din po kayo habang kami po ay pinapanalangin po ninyo. So magandang umaga po sa bawat isa po sa atin and hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon and I know that all of us are ready. Kagabi pa lang at kanina pa lang papunta po tayo. Tinatanong po natin ay siguro sinasabi natin ano kaya ang sasabihin sa akin ng Panginoon. So God is go. Sabi nga, minsan pag sa fellowship at si Bishop at saka sila Pastor Citas with all other pastors, sinasabi po natin, nandun po yung kapahayagan na God is going us back to the basics ng ating pong Christian life. Kasi sa buhay natin ngayon, hindi na yung mga deep things at yung mga, di ba, yung mga revelations na napaka... Iba inaasahan natin dati, mga supernatural na magaganap. Although God is doing supernatural sa buhay natin araw-araw, pero God is going us back to the basic na yung mga pagpapahalaga natin sa salita ng Panginoon, sa ministry ng, di ba, nung last time is we have heard about yung pong the Trinity, the God the Father, the Son, and the Holy Spirit, nandun po na kailangan po natin, nasa atin yan. So kung nasa atin, di ba, parang hindi na tama o ibig sabihin, hindi inaasahan sa bawat isa po sa atin na tayo po'y manghinawa, tayo po'y manghina, manlumo sa buhay pong ito sapagkat kasama natin, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, no? Majority na po yung kahit sila po ay iisa, no? Nandito sa atin naninirahan, so majority na po yun sa atin. Kaya naman sa lahat ng labanan, nandun po na pagtatagumpay. No? Yun po yung mga mensahe po sa atin mga nakakaraan. And our message this morning is about title po is Empowered and Encouraged by the Holy Spirit. So tayo po ay pinalalakas, pinasisigla, no? Binibigyan kalayaan, binibigyan po ng panibagong sigla sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu na suma sa atin. So let us read our Bible. Ating pong text ay Acts chapter 9 verse 31. So sa The Passion Translation po, ito po yung sinasabi. After this, the church all over Judea, Galilee, and Samaria experienced a season of peace. The congregation grew larger and larger with the believers being empowered and encouraged by the Holy Spirit. They worship God in wonder and awe and walk in the fear of the Lord. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So kung babasahin po natin sa Tagalog, ito po yung sinasabi. Amen. Sa aklat po ng mga gawa, Kabanata 9 at talata 31. Praise the Lord. Sabi po, kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Sa tulong at pakikisama ng Espiritu Santo, tumatag at dumami ang mga mananampalataya. So, doon po sa ating pong binasa una, yung pong sa TPT, sa The Passion Translation, nandun po na sinasabi na the congregation grew larger and larger, both the believers, with the believers being empowered and encouraged by the Holy Spirit. So, they are being empowered and encouraged by the Holy Spirit. So, pag-usapan po natin, maaring mababaw lamang po na pag-ano po doon sa mensahe, pag-aaral, pero yung maunawaan po natin yung kahalagahan ng Banal Espiritu Santo sa buhay po ng bawat isa sa atin ay mainam po yun. No, yung mang mai-apply po natin at kung ano man ang narinig po natin, yun po yung maisagawa natin. O kung alam naman natin na, no, at na mga matatagal na po tayo mga mananampalataya, alam na po natin yung alam na natin pag si Holy Spirit ay yun yung sa isa sa Triune God. Yan yung mga alam naman po natin yun. But sabi nga, meron pong isang American and with his foreigner friend, minsan po sila po ay namamasyal and they were viewing Niagara Whirlpool Rapids doon po sa Niagara Falls. Nandun po na, siyempre, di ba, ang lakas po ng pagbulusok ng tubig doon. At at the time, hindi pa gaanong napapakinabangan po siguro. Kaya sabi ng Amerikano, alika, sumama ka sa akin, come and I will show you the greatest unused power in the world.
Sabi niya, come and see the greatest and unused power in the world. Yung pinakadakilang kapangyarihan o lakas na hindi nagagamit sa mundo. Sabi niya, tapos pagdating niya doon sa paanan ng Niagara po, sabi niya, ito yun, the greatest and unused power in the world, yung Niagara Falls. Kasi yun daw tubig, hindi na. Pero sa ngayon, pinakikinabangan na po yun dahil meron naman pong Niagara Falls hydroelectric station or plant na doon at ginagamit na rin para magana. Pero at that time, yun po yung pananaw nung Amerikano. Pero alam niyo po, sumagot po yung kaibigan niya, buti pa yung kaibigan niya, siguro born again, guro Christian, sabi, no, my brother, the greatest unused power in the world is not Niagara Falls. It is the Holy Spirit of God. yung kapangyarihan daw na hindi nagagamit, no, dakilang kapangyarihan na hindi nagagamit, hindi yung sa Niagara Falls, dahil ngayon nga nagagamit na yun eh. Pero yung banal na Espiritu Santo na sinasabi pong nasa sa atin, suma sa atin, and the same power that raised Jesus Christ from the dead is the same power at work in us and for us. Pero maraming Kristiyano, sa panahon ng kailangan magdesisyon, sa panahon ng kailangan mamili ng mga bagay na gagawin, sa panahon na humaharap sa maraming problema, naghahanap po tayo ng isang persona na makatutulong po sa atin. Naghahanap tayo, una nga nating hinahanap, not God or not even the Holy Spirit, kundi inahanap natin tao, no, para makatulong sa atin, para matulungan tayo sa circumstance natin kinakaharap. Pero so maaring totoo yung sinasabi nung lalaking ito na the greatest and unused power in the world is the Holy Spirit of the living God sa buhay po ng bawat isa, sapagkat hindi natin natatap, hindi po natin ginagamit, pero siya po ay nandyan sa atin. Yun po yung problema. Pero ganun pa man, alam po natin, after Jesus rose from the dead, He appeared to His disciple for 40 days bago po yung kanyang ascension. Sabi po sa Acts chapter 1, and pag-aaralan po natin doon, hindi na po natin siguro babasahin, Acts chapter 1 hanggang verse 1 hanggang 11, after Jesus rose from the dead, He appeared to His disciples for 40 days. Then when they were all gathered together with Him on top of the hill, sabi po, He was taken up into heaven before their eyes. So nakita ng mga alagad na siya po ay, di ba, inangat. Siya po ay umalis dito sa sanlibutan at nandun po na talagang kitang-kita po nila. So naiangat, dalhin siya sa langit. However, before He left, Jesus gave the believers yung po yung maganda. No, that is the good news. Before He left, Jesus gave His believers a very special and wonderful promise. And not only to the disciples at the time, pero hanggang sa kasalukuyan, ito po yung sinasabi sa atin. No? Yung pangako. Sa John chapter 14, verse 16, hanggang 18. Sabi po, "And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever." Verse 17, "The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you." Amen. And sa 18, sabi po, "I will not leave you orphans, I will come to you." So, dito po, malinaw na malinaw na meron pong ipinangako ang Panginoon sa bawat isa po sa atin at una sa kanya pong mga disipulo. Doon po, sinasabi na hindi niya iiwanan na orphans o pulubi, no, yung kanyang mga alagad. At nandun din po na sinasabi po dito na hindi po sila ito nakikilala ng sanlibutan at hindi po tatanggapin. At sapagkat hindi ganun naman eh. So Holy Spirit, marami pong ngayon hanggang ngayon nagdidebate pa rin, no? Pag-unawa kung ano ba talaga. Pero kung babasahin po natin sa Tagalog, malinaw po yung sinasabi po doon sa John chapter 14 verse 16. Sabi po, "Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan
na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Hindi na kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. And also in John chapter 16 verse 5, sabi po doon, "But now I go away to him who sent me, and none of you ask me, where are you going? But because I said these things to you, sorrow has filled your heart." So verse 7, "Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. The Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you." Verse 8, "And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness." Jesus has not left us alone. So dito po pinapakita na he has sent the Holy Spirit sa bawat isa po sa atin. So dito po sa ating pong teksto, in Acts chapter 9, makikita po natin na yung kalagayan at the time nung church ay they've been going to a difficult time. Mahirap po yung kalagayan nila, yung persecution po ay nakapalibot sa kanila, yung bang marami galit sa mga Kristiyano. And actually in Acts chapter 7, after Stephen was martyred for his faith, mababasa po natin doon that there is a great persecution broke out against the church at Jerusalem. And sa Acts chapter 8 verse 1, nandun po na all nagkalat po yung mga Kristiyano, maging yung mga apostol po noon ay naghiwahiwalay po sila throughout Judea and Samaria sapagkat nandun po na lumalaganap yung persecution. The persecution went on for some time, pero po dito pagdating po ng Acts chapter 9, nandito na po na nababago. Unti-unti nababago, kumikilos po na malaya ang Panginoon. And the church, although yung persecution ay tuloy pa rin, pero at the time na binabasa po natin sa Acts chapter 9, the church was enjoying a time of peace. No, kahit sa gitna ng persecution, sa gitna ng mga kagulumihanan na nagaganap, no, yung bang sa paligid po nila hindi po maayos yung takbo ng pangyayari, ganun pa man, during that time they were enjoying a time of peace because sabi po sa ating pong binasa, they were empowered and encouraged by the Holy Spirit. So sa panahon na ang mga Kristiyano po ay dumadaan sa mga pagsubok, sa mga matitinding problema sa buhay po nila bilang mananampalataya at bilang individual sa kanilang pamilya, saan man, siyempre, apektado po lahat yon. Pero at that time, there was peace in their heart. No, merong pakapayapaan sa kanila pong mga puso. Bakit po? Because sila po ay pinalalakas, pinasisigla ng banal na Espiritu Santo. Amen? And I know that you are experiencing the same. Amen? Nararanasan natin. Yes, marami po tayong problema, marami po tayong pinagdaanan at dadaanan pa. But this is the assurance that God will never leave us nor forsake us. Hindi niya tayo pababayaan mag-suffer sa lahat ng ito. At ang kasama po natin sa pang-araw-araw nating buhay ay ang Santong Espiritu na ibinigay sa atin, iniwan sa atin bilang regalo na kailangan lang po, katulad po, huwag maging unused power sa buhay po natin, kundi gamitin po natin. No, at siya yung laging saliksikin natin, siya yung pong hingian natin ng counsel, pagpapayo. So yun po yung kagandahan sa bawat isa. So hindi tayo humarap sa mga pagsubok, although sabi nga, all of us got discouraged from time to time, regardless yung position po natin, regardless kung ano yung kalagayan natin sa buhay, mahirap, mayaman, may pinag-aralan na wala. May pagkakataon talaga na di-discourage din tayo. Why? Because we are still in this world, we are still in this place. Yung emotions po natin sa pagharap natin sa mga problema, naapektuhan yan eh. Maaring masabi natin na matatagpo tayo, pero nandun po na may sisingit. No? Kasi yan naman ang ginagawa ng kaaway sa bawat isa po sa atin. Pero ganun pa man, alam ko po na mag-agree ang bawat isa sa atin na ang kaaway, ang isang ginagamit niyang tool para papanghinain tayo ay yung discouragement, yung fear. No? So, he uses against the believers at tayo po ay pilit na pinangihina. Yung good news, gusto niyang gawing bad news, binabaluktot niya.
Habang ikaw ay nananampalatayang maayos, all will be well, God is good, biglang nandiyan nakikita mo sa kapaligiran mo yung mga problema dumarating, yung mga pangyayari sa loob ng ating tahanan, no, naapektuhan po tayo. Pero ganun pa man, hallelujah, cheer up. Amen? Magalak po tayo. Be of good cheer. Why? Because God has sent the Holy Spirit to dwell in us and encourage us. So meron tayong ngayong helper. Meron tayong comforter, meron tayong advocate, meron tayong intercessor, meron tayong counselor, meron tayong strengthener, tagapagpalakas, and there is that standby help na kapag kailangan po natin, nandun po na tayo po ay kayang tulungan at gawin yung lahat ng mga bagay na kalooban ng Diyos para po sa bawat isa. Amen? So, hallelujah. There's no room for fear, there's no room for discouragement. Maaring dadaan, maaring yung bang sisilip sa atin, pero if we will look up unto the Lord at nandun po na panghahawakan natin yung kanyang salita, nandun po na tayo po ay hindi po mapanghihina ng mga pagsubok. So, kaya lang, meron tayong mga bagay na dapat linawin siguro patungkol sa Banal na Espiritu Santo. And hindi po ako magpa-promise ng malalim na pag-aaral po doon. Pero ganun pa man, yung mga specific, mga basics. We need to clarify something about the Holy Spirit Himself. And God has chosen to express Himself to mankind as God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Well, tatlo sila, but they are one. Amen? These are the expression of three distinct person or personalities, yet the three are one. So alam na po natin yon, yung triune God, Trinity. So the Holy Spirit is God's gift to every believer. When a person believes in Jesus and receives Him as his personal Savior and Lord, sabi po, the Holy Spirit comes to live in the believer, imparting spiritual life. So nag-i-impart pa siya ng spiritual life. Kaya, di ba dati, hindi naman tayo pag mga spiritual na mga bagay, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, wala naman sa atin yun eh. Yes, nagsisimba tayo. Yes, alam natin ang Diyos. Pero yung spiritualidad natin, hanggang doon lang. Yung pagkakilala natin sa Diyos, alam lang natin kung sino siya. Pero wala tayong revelation about who He is, yung our position in Him, no, yung kalagayan natin, ano ba yung mga benepisyong dapat nating tanggapin, ano ba yung mga, kung ano ba yung pagtingin niya sa atin. Ang Diyos ay mabuti, ganun lang. No? Siya ay Diyos. Pero, ganun din, ang Holy Spirit po ay pinagkaloob sa bawat isa po sa atin. And the first thing that we want to impart is that the Holy Spirit is a person. So, persona po siya. Kasi pag person, ano po eh, hindi po natin iisipin yung God the Father or God the Son as some type of impersonal force. Hindi natin iisipin na hindi naman totoo yung God the Father, God the Son, kasi hindi sila persona eh. Wala naman silang katawan. Wala, di ba? Wala. So parang doon po, yung ibang matatalino, mahirap po maging matalino eh. Minsan, lahat ng bagay gusto mong guluhin. Ituloy, mamaya, ikaw na mismo nagugulo sa sarili mo. Pag pinag-aaralan na, kapag kinomplicate po natin yung mga bagay, at simpleng sinabi ng Panginoon na ganito, tapos ng Word of God ay ganito, tapos hanapan pa natin ng hanapan ako, eh, di lalabas na yung lahat na matatalino. Ngayon, di ba tinalabas nun? No, pero alam niyo po, hindi natin iisipin, alam natin, oh, pag ang God the Father, God the Son, oh, person din siya. Pero parang mahihirap pag Holy Spirit. And we sometimes make that mistake with the Holy Spirit, and yet the Holy Spirit is just as much as a person as God the Father and God the Son. Kung paano kinikilala natin yung Diyos Ama, Diyos Anak sa tatlong persona, ganun din po dapat yung pagkakilala natin sa Banal na Espiritu Santo. Amen? Sapagkat sila ay isa. And we tend to relate the word person kasi tayo, tao, pag sinabing person, ano po yung person? May katawan. Laging ganun agad. Pag person, may katawan yan. So, pag sinabing Holy Spirit is a person, parang mahirap paniwalaan.
Pero ang God the Father ba may katawan? Sino po nakakaalam? Meron, no? Tapos, si Jesus Christ, di ba, nagkatawang tao. Pero yung Holy Spirit, parang pag sinabing person, eh. Tapos, ang kaanuhan po nito, the Holy Spirit, of course, does not have a body. And so we sometimes have trouble thinking of Him as a person. Kapag wala siyang katawan, hindi siya persona. Sabi po, it is not enough to exist with the belief that the Father and the Son are first. Sila yung primary na dapat makilala natin. Tapos ang Holy Spirit, secondary lang. Kasi alam niyo po, pag person na ang pinag-uusapan, dyan nagkakaroon ng maraming the personality of the Holy Spirit is wrongly compared to human personality. No? Kasi gusto nating pag person, persona, may katawan, eh hindi mo pwedeng ihalin tulad dito sa tao. So, the reason that many believe, people believe that the Holy Spirit is an impersonal force is because they have the wrong starting point. They view the Holy Spirit from a human perspective to determine whether or not He is personal. So the reverse should be true. We should derive our view of personality from God, not from any view of ourselves. So tingnan po natin kung ano sinasabi ng salita, kung ano sinasabi ng Diyos patungkol sa Holy Spirit, at hindi po sa ating yung human, finite mind na yung reasoning na, ay, hindi siya persona. So, ang Holy Spirit po, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they are equal and work in harmony with each other. So sila po ay iisa at magkakasama po silang, sabi po, kumikilos sa buhay po ng bawat isa sa atin. And the uniqueness of the Holy Spirit is His presence within us. So sabi po, ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit at sabi po, binigyan tayo ng regalo, which is the Holy Spirit, na sino po yung kasama natin sa pang-araw-araw nating buhay? Yung nagsasalita sa atin, yung nagtuturo sa atin kapag may mga bagay na dapat tayong hindi gawin at maaring makasama sa atin, di ba? Meron pong nagsasalita sa ating kalooban. Ano po yun? May konsensya. Isa safeguard po. Ano may safeguard? O ano po yung... Ako ang yung konsensya. No? So, ang Holy Spirit po ay equal and work harmony with God the Father and God the Son. So, with that, He empowers us to live victoriously for the cause of Christ and glory to the Father. So, it is important to think about the encouragement of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit lang po ang may kakayanan na akayin tayo doon sa mga pagpapala na ninanais ng Diyos na maranasan po ng bawat isa sa atin. Ang Banal na Espiritu Santo lang ang mag-aakay sa atin tungo sa isang buhay na ninanais ng Diyos para po sa bawat isa. Hindi po ang leader ng church, hindi po ang kung sino-sino man po na naririnig po natin, hindi po. Ang Banal na Espiritu Santo ang siyang mag-aakay sa atin doon sa kung ano ang kalooban ng Diyos para po sa buhay ng bawat isa. At ang kalooban niya, ang bawat isa po sa atin ay mapagpala. Amen? Ang gusto niya, ang bawat isa sa atin ay maging malaya. No, laban sa gawa ng at plano ng kaaway, laban sa kasalanan at laban sa anumang gawa at yung bang iniisip ng kaaway para saktan tayo. No? So, ang Banal na Espiritu Santo po 'yan. So, kailangan po, there is a huge difference being encouraged by a person and being encouraged by something that is impersonal. Kasi pwede po tayong makakuha ng encouragement sa iba't ibang mga pamamaraan. So, iba po yung encourage, we are encouraged by a person, iba po yung we are being encouraged by something that is impersonal. So, parang insight at saka ano lang yan. Yung tinuro po ni Pastor Hill nakaraan. No? Eyesight at saka insight. So, iba po yung encouraged by a person, and iba po yung being encouraged by something that is impersonal. For example, we can be encouraged by circumstances. Di ba, pwede ba tayong mapalakas at mapasigla ng mga sirkumstansya na nangyayari sa ating kapaligiran para magpatuloy tayo? Di ba?
pwede po tayong ma-encourage ng mga magagandang bagay. Kasi since maganda yung nangyayari sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong ministry, ang nangyayari po, di ba, nandun po yung you are full of joy, at sabihin na natin na you are inspired. Why? You are encouraged ng mga bagay na nakikita mo kasi maganda yung circumstance. So maganda yung nangyayari, kaya maganda yung buhay. So we can be also encouraged by something we read or see. Diba may mga testimony, halimbawa po, yung mga testimony na babasa po natin o nalalaman natin, naririnig natin, o mismong nakikita ng ating mga mata, na-encourage. Alam mo, nabibless ako dun sa yung nabasa ko na ano. Na-encourage ako dito sa buhay ng isang kapatid. So we can be encouraged by circumstances. No, na nangyayari sa ating kapaligiran, na nakita natin. But that is completely different from being encouraged by another person. Hindi sa lahat ng pagkakataon na i-encourage tayo ng mga sirkumstansya. Amen? Kasi kung katulad na ngayon, yung kalagayan natin, pandemic, tapos laganap po yung kawalan ng trabaho, kahirapan, tapos maraming bagay pa sa ating pong bansa na ngayon po ay pinag-uusapan, ang gulo. Nakaka-encourage ba? No? Nakaka-encourage ba yung mga nababalitaan natin? Yung mga nakikita natin? Yung mga nababasa natin? Yung mga narinig natin? No. Pero iba po yung pag-encourage ng isang persona, ng isang, yung bang alam mo na merong kapasidad para palakasin ka, para pasayahin ka, para bigyan ka ng tapang, para magpatuloy. So, when a person reaches out and encourages us, there is something more well-personal. Kasi mas personal eh. Kasi sabi nga, hindi ka laging mai-encourage sa mga circumstances sapagkat nagbabago ito. At minsan din, kailangan mo ng medyo, di ba sabi nga natin dito sa church, pagpasok mo pa lang, kung tayo po ay, nandun po yung welcoming spirit sa church, yung family atmosphere, minsan may papasok po na isang kapatid natin na lubhang nabibigatan, no, may daladalang mga pagsubok, problema sa buhay, tapos gusto niya magpahinga dito sa church. Alam niyo po, di ba, may mga ushers tayo sa unahan. Minsan, pagtapik pa lang nung kapatid, paghagod sa likod, bigla na lang. There is something in that touch. Yung bang pagbate, God bless you, kapatid, I love you with the love of the Lord. Magpatuloy tayo. Yung mga encouragement. Iba po yung may personang tatapik sa'yo, hahawak sa'yo. So, yung circumstance, pabago-bago, hindi ka laging may encourage. But when person reaches out to encourage you, mas personal po ito. And personal encouragement touches us deeply because there is intention. Di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng hindi sadyain eh, na mag-care sa iyong kapatid. No? O maging pagpapala sa kanya. So meron kang intention, meron kang layunin. And there is a relationship. Tayo, hindi man tayo magkakapares na apelido, pero tayo po ay iisa at magkakapatid sa Panginoon. Amen? We are a family. No? Dito po sa church, lagi po nating dinidiin, tayo po ay pamilya. Kaya hindi po namin alam kung ano po ang inyong dinaranas, kung ano po ang inyong pinagdaanan. Pero iba po yung personal encouragement nung isa't isa na kapag alam mo, kasi ito kapatid ko to, alam mo concern. Hindi ka pinaplastic. hindi ka yung basta lang sabihin na palalakasin ka lang. Dahil, no. Alam natin yung responsibilidad natin o yung accountability natin sa isa't isa. So sa isang pamilya, sino pa po ang magtutulungan? No? Although sabi nga, we are not perfect sapagkat wala namang perfect family. No? Meron pa rin mga... Pero at the end of the day, we are still family. Magkakasama pa rin tayo, pamilya pa rin tayo, kahit na anong kahinaan ng isa't isa, pinapanalangin dapat at marapat lamang na ipanalangin po natin, no, at palakasin tayo. So there is that personal encouragement na, hallelujah, iba-iba po yun. Kesa dun sa mga sirkumstansya at mga bagay na nakikita o nababasa lang po natin. And in the Old Testament, meron po mga ilang mga pangyayari pong ganyan. Sa 1 Samuel chapter 23 verse 16, Jonathan in the Old Testament went to David in the desert. Sabi po,
Then Jonathan, Saul's son, arose and went to David in the woods and strengthened his hand in God. So, ibig sabihin, sino po yung naging daan para po mapalakas si David? At that time na siya po ay hinahabol ng mga kaaway, may threat sa kanya, nandun po, he feared for his life, nandun po na marami siyang iniisip, nandun po yung siguro distress at yung bang pool of fear. Pero alam niyo po, may isang Jonathan na pumunta sa kanya. He went to David in the woods and strengthened his hands on God. Personal encouragement. And napalakas po si David. And in the New Testament, sa Acts chapter 4, verse 36, Barnabas' name actually means son of encouragement. Yung po rin yung kanyang naging ministry. Na Barnabas encouraged the church of Antioch, then went looking for Saul in Tarsus and brought him back to Antioch and encouraged him as well. So sa Acts chapter 11, verse 22 hanggang 26. So nandun po na, makikita po natin, personal. And there is that intention and relationship na alam niya, alam nila. Si Jonathan, alam po natin kung gaano siya kalapit kay David. Kaya naman, siya yung ginamit ng Panginoon. At mismo si Jonathan, he made himself available to encourage si David. No? Sana all. Tayong lahat, maranasan natin na tayo po ay mga encourager. Amen? At lagi pong yung intention natin is to build a relationship with our brothers and sisters. No? Yung po yung maging goal po natin. So, bakit ko po nababanggit ito? Same as the Holy Spirit. No, kung ang person reaches out and encourages us, ay sabi po, mainam, and there is that intention and this there is relationship, ang Holy Spirit ganun din. Gusto niya personal yung ating pag-encourage. Pag-encourage niya sa bawat isa po sa atin. And there is that intention for a relationship na gusto niya lumalim at maging intimate at maging yung bang asahan natin siya sa bawat araw ng ating buhay bilang kasama natin, bilang katulong natin, bilang tagapagpayo ng bawat isa, tagapagpalakas, yun po yung nais ng Holy Spirit. So, when the Holy Spirit encourages us, it is personal. There is that intention and there is relationship. So, the Holy Spirit reaches out to us as a person and encourages us as a person. So, wag na natin pag-usapan pa kung yung bang marami pang magiging komplikado. Siya po ay persona at siya po ay gustong tayo po ay tulungan sa lahat-lahat ng area po ng ating po mga buhay. Amen? Sa bawat araw, siya yung kasama natin eh. Sabi nga, madalas po natin narinig, nakakalungkot siya yung kasama natin, pero yung iba yung inaasahan natin na tutulong para sa bawat isa. Samantalang merong Holy Spirit helper called alongside na kung saan magiging pagpapala sa bawat isa. So, what does it mean to be empowered and encouraged by the Holy Spirit? Ano ba ibig sabihin nung na tayo ay mapapalakas, tayo ay mapasisigla, tayo mabibigyan buhay upang magpatuloy, lalo na sa mga problema kinakaharap po natin sa kasalukuyan. So, in Acts chapter 9, verse 31, sa NIV, the word encourage is the Greek word paraklesis. So, it can be translated as exhortation, comfort, encouragement, and strength. So, yan po, helper in the Greek word means parakletos, which means comforter, advocate, intercessor, strengthener, and standby. Pag binasa po natin yung text po na iyan sa Amplified Version, yan po yung lalabas ng ibig sabihin ng helper. No, it means parakletos, which means comforter, advocate, intercessor, strengthener, and standby. So, yung encourage po ay galing po sa salitang paraklesis na tinatranslate po sa yung siya po yung nagpapayo sa atin, siya po yung tagapag-aliw natin, siya po yung nagpapasigla sa atin, binibigyan tayo ng lakas at pag-asa at kalakasan sa panahon na kailangan po natin. So it literally means to be called to one side. So it is the picture of someone coming alongside for us, na tulungan tayo,
Comfort, encouragement, and strength ang ibibigay niya sa bawat isa po sa atin. So yan po yung Holy Spirit na makasama natin sa bawat araw. So, ibig sabihin, to be empowered and encouraged by the Holy Spirit, it means that the Holy Spirit will come alongside for us and to help us. So the Holy Spirit comes alongside you to help. So He is with us, giving us personal encouragement when we are hurting. Kapag tayo po ay may mga nabibigat ang lubha, tayo po ay may mga sakit, tayo po ay may mga karanasan na kung saan nanghihina po tayo, sabi po, the Holy Spirit comes alongside to help us. So yan po yung ibig sabihin ng to be empowered and encouraged by the Holy Spirit. No, He comes alongside to help us. In the Gospel of John chapter 14 verse 16, pag binasa po natin sa Amplified, "And I will ask the Father and He will give you another helper that He may abide in you." Yun po yung ibig sabihin. Comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby. So, yan po yung actual name ng Holy Spirit in the Scriptures. In other words, the Holy Spirit encourages and helps us because that is who He is. Yun siya. Yung binabanggit po na siya yung comforter, siya yung advocate, siya yung intercessor, siya yung counselor, strengthener, and standby, siya yun. No, siya lahat yun. At hindi lalagpas yung lahat ng mga pangyayari sa buhay po natin, nandun po na kasakasama natin siya sa bawat araw. Hindi matatapos yung araw na kahit saan ka man pumaroon, nandun po na kasama po natin ang Holy Spirit. So, the Holy Spirit encourages and helps us because yun siya, and it is His name to encourage and help. He is the one who gives us encouragement and hope sa bawat araw. So yung kanyang ministry sa bawat isa. Kaya, lagi mong namnamin at lagi mong isa puso at isa isip na hindi ka nag-iisa sa bawat araw. Meron kang kasama. There is someone called alongside for you, no, to help you, to encourage you, to strengthen you, to give you hope. No, lahat po ng yan ay ginagawa ng Banal Espiritu Santo sa bawat isa po sa atin. So yun po yung ibig sabihin na tayo po ay ini-encourage ng Banal Espiritu Santo. No, He comes alongside to help us. And another thing, the Holy Spirit, to be empowered and encouraged by the Holy Spirit means the Holy Spirit dwells within us. Sabi po, the Holy Spirit will abide with us forever. So nandito siya. Kung ang una, the Holy Spirit called alongside to help us, sabi po, second, the Holy Spirit dwells within us. Nasa atin po mismo. Sa John 14 verse 17, basahin nga po natin sa Tagalog. Para po maging malinaw po sa atin. Sabi po, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. So the Holy Spirit dwells within us. So yun po yung ibig sabihin kung bakit paano tayo pinalalakas, ano ba yung ginagawang pagpapalakas sa atin at pag-encourage sa atin. Yan po ay sa pamamagitan ng paninirahan ng Banal Espiritu Santo sa buhay po ng bawat isa. Your friends and family cannot always be there for you. Totoo po ba yun? Sabihin natin, pamilya, totoo po yun eh. Sa bandang huli, wala tayong babalikan, kundi pamilya din po natin. No, wala tayong ano. Pero masasabi po natin, alam ko na kayo po ay mag-a-agree. Na may mga pagkakataon, kahit po yung kaibigan natin at pamilya po natin, ay hindi po laging naroon para sa atin o lagi nating kasama kapag may pinagdadaanan. Lalo na po kung ang pamilya nga minsan ay hindi po ganun ka closely knitted and they are not, sabihin na natin, ang pagpapala po sa atin na mga mananampalataya, alam natin yung konsepto ng pamilya, alam natin yung kahalagahan nito, tinuturo ng salita ng Diyos
kung paano dapat tingnan ang bawat isa. May kanya-kanyang role tayo in the family. So kaya nagiging maayos. Pero paano yung mga hindi alam ito? Diba, nandun po na marami nasisira yung buhay. Sapagkat minsan mas pinakikinggan pa yung sinasabi ng kanilang mga kaibigan o sa mga tao doon sa labas ng pamilya kaysa sa kanilang pamilya, kaysa sa kanilang mga magulang. So, masasabi natin that our family cannot always be there for us to encourage us when we need it. Lalo na sa panahon na kailangan mo, hindi naman lagi tayo magkakasama. Lalo na kapag ang mga anak po natin may kanya-kanya na ring buhay, di ba? May kanya-kanyang pamilya. Tapos kailangan nila at that time ng pagpapayo, paano kung malayo po tayo? So, praise God, meron ngayong messenger, may mga teknolohiya, pero hindi pa rin po sasapat. No, at hindi po rin lagi, kung may trabaho, hindi mo rin naman may panahon na tatawag ka, hindi mo nga makausap eh. No, kasi busy din. So, masasabi natin na hindi po laging naroon yung membro ng pamilya, kaibigan, para encourage po tayo. Gusto nila, amen, miski tayo naman. Gusto po ba natin i-encourage yung mga mahal natin sa buhay? No, yung mga kapatid, bawat isa sa atin, gusto natin. Pero hindi po tayo laging nandun sa kanilang presensya. Hindi po natin lagi silang kasama. So, but as human, totoo yun, we are limited. Sometimes we are separated by distance. Kaya nga, di ba, yung mga magulang na nasa nangingibang bansa, di ba, yun po yung maraming problema. Tapos yung mga anak nila dito na naghahanap ng kalinga ng magulang, ng guidance, ng magpapayo, marami po napapariwara dahil they are separated by a distance. So, ibig sabihin, walang nag-guide. So, walang nagtuturo. Kaya naman, sometimes hindi lang po distance, sometimes by emotions. We are separated by our emotions. Pag may tampuhan, hindi ako hihingi ng payo. Diba? Ganun po. We are separated by emotions and sometimes by sin. No, miski nga tayo, ina-apply natin sa Diyos. Diba? Pag may nagawa tayong kasalanan, parang ayaw muna natin humarap sa Kanya, nahihiya tayo, kahit na may mga pinagdadaan tayo. But if you are in Christ, no, at marami na pagpa-aral na narinig po natin, the Holy Spirit is always there to help us and encourage us. So, hindi po siya nalilimitahan ng distansya, hindi siya nalilimitahan ng emosyon para encourage ka kasi hindi siya nagagalit, hindi tayo pwedeng yung bang pagsabihan niya ng masama, hindi po. No? Kung paano ang pagkakilata natin sa Diyos Ama at sa Diyos Anak ng ating Panginoong Hesus, ganun din yung kanyang karakter, ganun din yung kanyang pag-uugali, ganun din yung kanyang pagtingin sa bawat isa sa atin. Kung mahal tayo ng Ama at ng Anak, mahal din tayo ng Holy Spirit. Amen? So, nandun po na hindi po malilimitahan, maging ng kasalanan ng bawat isa. Huwag na natin isipin yung tapos na po yung panahon na kung saan pag may nagagawa tayong mali, alam natin meron tayong mararanasang parusa, may mararanasan tayong hindi magagandang bagay sa atin dahil sa kasalanan po natin. So, but if we are in Christ, nandyan po yung Holy Spirit. There is no place we can go that the Holy Spirit cannot help us because nasaan po siya? Nasa atin. So, asahan mo na yun na ang Holy Spirit sa bawat araw, nasa atin siya eh. So, kung nasa atin na siya, lahat na may kaugnayan sa'yo, lahat na mga pangyayari sa buhay mo, alam niya. Kaya lang ang hinihintay lang niya, yung ikaw mismo, you will give permission, tayo pa yung magbibigay na, ganun kabait ang Diyos eh. No? Tapos kahit na alam niya na, yung bang hihintayin niya tayo na magsabi. Kasi saka lang siya, hindi siya pakialam mero eh. No? Nauunahan niya tayo. Nandun pa rin po na ginagalang tayo at yung pagpapasya natin na once nakilalanin natin siya, Holy Spirit, have your way. Kasi may mga pagkakataon talaga na hindi na natin kaya. Aminin po natin. We are not superman, superhuman, na kaya natin gawin ang lahat para sa bawat isa sa atin. May mga bagay na limitado po tayo, hindi na natin kaya.
kapag nandun po na malala na yung sakit, hindi naman tayo doktor. At kahit nga tayo doktor, miski yung mga doktor, may limitasyon yung kanilang kakayanan para pagilingin ng tao. Yung siyensya na kanilang natutunan, merong hangganan. Pero nandun po na, ang Holy Spirit nasa sa atin. Alam niya. No, pagising mo sa umaga, alam niya na yung iniisip mo. At meron siyang magandang bagay na inilalaan sa'yo. Kaya lamang, hindi natin binibigyan siya ng pagkakataon na sa umaga pa lamang kilalanin natin, nakasama natin ang banal na Espiritu Santo. Pagdilat ng ating mata, Holy Spirit, have your way. Hindi ko alam kung ano ang dala ng araw pong ito, pero hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna. Susunod lang ako. Ano ba ang gusto mong sabihin? At ano ba yung gusto mong gawin? At doon sa mga specific na mga bagay na may kailangan, nandun po na pagpapayo, kailangan nating magpasya, nandyan lang ang Holy Spirit eh. Pero nai-ignore lang natin. Pero, hallelujah, kasama natin siya. So, itong encourage po na ito ay sa lahat, para po sa lahat ng bawat isa sa atin, para sa lahat ng tumanggap kay Yesu Kristo. So, the Holy Spirit dwells within us. Una, the Holy Spirit comes alongside to help us. The Holy Spirit dwells within us. And the Holy Spirit will never leave us. Kasi sabi, di ba, He will abide with us forever. So, the Holy Spirit will never leave us. That means to be empowered and encouraged by the Holy Spirit. Kaya, yung dahilan para mapasigla tayo at mapalakas tayo, yung malaman natin na ang banal na Espiritu Santo ay hindi tayo iiwanan. God has given us His Holy Spirit to be with us forever. No matter where you go, the Holy Spirit is there with us. No matter the time or circumstances, He will never leave us. Hindi niya tayo iiwanan. At marami ng ginagawa, yung mga himala na naranasan po natin, it is the Holy Spirit working in our lives. Yung nakaraan na pamimili mo sa mga bagay-bagay, yung mga pagdedesisyon, kung bakit ngayon tinatamasa natin yung kasaganahan, yung pagpapala ng Diyos, yung kapayapaan sa ating pong mga puso, it is because of the Holy Spirit na siyang nagtuturo sa atin kung ano yung dapat nating piliin, ano yung dapat nating gawin, ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos, ano ba yung dapat nating hakbangin. So, ang Holy Spirit na nagtuturo sa atin yan. Kaya naman, mahalagang maunawaan po natin siya ay persona at siya yung nag-i-encourage sa atin. Iba po yung personal na pag-encourage ng Holy Spirit sa bawat isa. Aminin po natin, maraming pagkakataon gusto na nating umayaw. At may mga sitwasyon sa buhay po natin at para bang tila gusto na nating sumuko at hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. May mga pagkakataong namimili tayo ng hakbang na ating gagawin at nakasalala yung ating pong kasama na po doon, yung pananampalataya ng bawat isa po sa atin. Look what the Lord has done. Because of the Holy Spirit residing inside of us, encouraging us, nandito pa rin tayo. Amen? Marami sa atin dati, ayaw na. May mga pagkakataon, parang wala namang pagbabago. No, dating buhay ko, ganito pa rin. Sabi nila, buhay Kristiyano, masayang tunay. Bakit ganito? Punong-puno ng problema. Ayoko na. But the Holy Spirit illumines our minds. No, in-encourage niya tayo magpatuloy pa rin. At minsan, kamangha-mangha yung mga gusto niya, yung mga pinapahayag niya sa atin, yung bang, ang susi, pagsunod eh. And once you obey, the perfect will of God will manifest sa buhay po ng bawat isa. So, that means to be empowered and encouraged by the Holy Spirit. He comes alongside to help us. The Holy Spirit dwells within us and He will never leave us. Kaya lang, paano yung kanya? Kung ang kanina, what does it mean to be empowered? The question is, how does the Holy Spirit empower and encourage us? Paano niya tayo pinalalakas? Paano niya tayo pinasisigla? No? Paano niya sa bawat aspeto ng buhay po natin, paano po magaganap na sinasabing tayo po ay bibigyan niya ng kalakasan, He will enable us to overcome and to have victorious living sa buhay po natin at encourage po tayo. Una, how does the Holy Spirit empower and encourage us? Una po ay,
He teaches us God's truth. John 14:26. Basahin po natin sa John 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. So, the Holy Spirit, he teaches us God's truth, yung mga katotohanan na nagmumula sa ating Diyos. Madali bang maunawaan ang salita ng Panginoon? Parang pag binasa mo, di ba mahirap eh. Noon hindi natin maunawaan, lalo na nung wala pa tayo sa Panginoon, wala pa yung Holy Spirit sa atin, hindi mo maunawaan yung mga simpleng sinasabi ng Biblia. Kaya nga sabi, di ba, ang hirap naman unawain niya, kaya yung marami, yun yung nagiging daan para hindi ko maintindihan eh. But the moment we know the ministry of the Holy Spirit, nandun po na, we welcome natin ang Banal na Espiritu Santo, ito po yung kanyang paraan para po tayo po ay encouraged. Tinuturo niya sa atin ang lahat ng katotohanan patungkol sa Diyos. The Holy Spirit encourages us by teaching us God's truth from His Word. And He brings fresh understanding of the Word of God. Sa 1 Corinthians chapter 9 hanggang verse 10. Pag titingnan po natin yon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9 hanggang 10, pwede pong mabasa lang po natin. Hallelujah. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Di ba namamangha po tayo? Hindi pa natin alam, hindi natin kung ano mangyayari, kung ano nakahanda para sa bawat isa po sa atin. So, sa verse 10, tingnan po natin, but God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Mahirap pong maunawaan yung mga bagay-bagay, lalo na mga bagay na espiritual. Tapos makikinig ka pa sa maraming nagtuturo na iba-iba yung pananaw, no? At iba-iba yung pag-interpret sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pero alam niyo po, ang Holy Spirit, ini-encourage tayo sa pamamagitan ng pagtuturo, pag-aakay sa atin sa katotohanan. Hindi natin alam dati yung mga bagay patungkol sa Diyos. Hindi natin alam dati yung katangian ng Diyos. Hindi natin alam kung paano siya kumikilos sa ating buong buhay. Pero sa pamamagitan ng salita, no, God is giving us fresh revelation from His Word through the guidance ng Holy Spirit sa bawat isa. So how does the Holy Spirit empower and encourage us? Una, He teaches us God's truth. At marami pa po, bawat araw, di ba? Marami tayong nadidiscover. Kaya the same mga text, mga passages, binabasa po natin. But as we meditate upon the Word, at yung sinasabi mo na Holy Spirit, i-reveal mo sa akin kung ano gustong sabihin sa akin ng salita, inaakay tayo sa katotohanan kung ano sinasabi ng Diyos para po sa bawat isa sa atin. Amen? And another thing, He gives us God's peace. Sa John 14:27. So, hallelujah. Peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So, binibigyan tayo ng kapayapaan. No? At there is no peace so beautiful, so restful, so comforting as the peace of Christ. Yung kapayapaan nagmumula kay Jesucristo, hindi papantay sa kapayapaan ng mga pansamantalang kapayapaan na pwedeng ialok ng sanlibutan. No? Kapag may problema, maraming ginagawa ang tao eh. Para magkaroon ng kapayapaan, nahanap siya ng paraan para masumpungan yung kapayapaan na magbibigay sa kanya ng kaayusan, katiwasayan. Pero pag-aakala lang yun. Anumang bagay na nanggagaling sa sanlibutan,
No, hindi tayo, it is not lasting, hindi po magtatagal. Sabi nga, dati ang pamamaraan ko para magkaroon, para pag may hinaharap kang problema, para makalimutan mo yung lahat ng bigat ng sakit, iinom ka lang. Diba? Yun ang paraan. So at that time na umiinom ka, masayang-masaya ka at puno ka ng kapayapaan at kagalakan. No? Dahil nakakahalakhak ka ng malakas. Pero pagkatapos, kinabukasan, nagbago ba ang sitwasyon mo? Naalis ka ba doon sa kalagayan na ikaw ay mayroong hinaharap? Wala rin. Nananatili ka. Kaya hindi mo maitutumbas o maihahambing sa kapayapaan na nagmumula kay Kristo na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin, na nararanasan natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sumasa atin at tinuturo niya, be still and know that He is God. He is always in control. Pumayapa ka pa rin. So, He gives us peace. And paano ba binigay sa atin? So, He gives us through the Holy Spirit na iniwan niya. No? At bilang regalo sa bawat isa. Kaya, hallelujah, the Holy Spirit empowered and encouraged us by filling us, by giving us God's peace. And, the Holy Spirit empowered and encouraged us. How? Sabi po, He fills us with God's love. He fills us with God's love. So Romans chapter 5, verse 5. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sabi po, now hope does not disappoint because the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Sabi po, now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. So kung ang question natin, how does the Holy Spirit empower and encourage us in times of difficulties, in times of our, yung bang lowest point of our lives, sabi po, He fills us with God's love. Pinupuno niya tayo. No? Binubuhos niya sa atin. And take note of the word pour out. Yung poured out, iba po yun doon sa winiwisik lang. No, iba yun po sa yung bang kung sa amin, tagay-tagay lang. Hindi po eh. No? Hindi po ganun ang binigay na pag-ibig sa atin. Sabi po, hindi po siya sprinkling lang na a little there and a little here. Tapos, hindi po eh. It means to pour out liberally. Buhos. No, it means to pour out liberally. Ibig sabihin, malaya. No, na ibinubuhos sa atin. At kapag malaya mo, ibinubuhos. Diba, yung bang why, there is no inhibition, walang hold back. Yung bang talagang binibigay lahat. So, malayang ibinubuhos sa atin yung pag-ibig. And, sabi po, He poured out generously. Masagana. Kaya yung pag-ibig na meron ang bawat isa sa atin, ito po ay malaya at napaka sagana sa buhay po ng bawat isa. Hindi po yung, to anak, konting pag-ibig lang. Hindi po. O isang linggong pag-ibig lang. Hindi po. Masagana at malaya niya binibigay. Eh, ibig sabihin po ng pour out is to gush forth in parang uncontrolled manner. Alam ba, pag minsan dyan sa mga, di ba yung fire hydrant dyan minsan, kung saan-saan naka-estasyon po yan eh. Strategic po na nilalagay yan para pag nangailangan po yung mga fire truck, doon po sila kukuha. Pero minsan, di ba, na-aksidente po yan na tinatamaan. O kaya kahit yung po mga tubo na naka-ano dyan ng mga nawasa, di ba? Nandun po nakapag na-ano. Di ba, meron po lumalabas na tubig. At makikita po natin, di ba, napakalakas. It gas forth. Ibig sabihin, in uncontrolled manner. Yung bang hindi mo makontrol. At no, ibinigay ng Diyos ang pag-ibig sa bawat isa, napakasagana. No, binuhos niyang lahat para sa bawat isa atin, para kapag meron kang mga bagay na kinakaharap, para bang nanghihina ka, parang feeling mo nag-iisa ka na lang, dahil sa pag-ibig ng Diyos na ibinubuhos po sa atin, na nag-spill over sa bawat isa, hindi lang tayo nakikinabang, kundi yung mga taong nakapaligid din sa bawat isa atin, nakikita nila yung pag-ibig ng Diyos
para sa atin. So ano po yung panagiging pananaw natin sa buhay? Positibo. Kasi alam ko, mahal ako ng Diyos. Hindi niya ako iiwan. At sa mga ganitong sitwasyon, lalo niya akong niyayakap. Amen? So, yun po yung pag-ibig ng Diyos. He filled us with God's love. Through the Spirit. Hallelujah. So yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig lang ng Diyos, sapat na. No? And, hallelujah. Another thing, how does the Holy Spirit empower and encourage us? He assure us that God is our Father. In Romans chapter 8, verse 15 hanggang 17. Basahin nga po natin sa Tagalog na lang, sa mabuting balita, Biblia. Sa Romans chapter 8, verse 15 hanggang 17. Sabi po, sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama ko, Ama. Ama ko, no? Ama, Ama ko. Abba, Father. So, ibig sabihin, tayo po ay mga anak ng Diyos. So, ipinahayag sa atin yan ng Espiritu Santo na tayo po ay mga anak. And sa mga sumusunod papunta talata, sa verse 16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ang ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. At sa verse 17, sabi po, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So, tayo po ay mga anak at tayo po ay tagapagmana ng Diyos. Amen? Kung wala man tayong mamanahin sa ating pong mga earthly parents, merong tayong mamanahin sa ating Diyos Ama. Amen? Hallelujah! Tayo po ay tagapagmana. We are co-heirs with Christ. So, if you are God's children, you are an heir of God and co-heirs with Christ. Noong panahon na tayo po, inilagay natin ating pananampalataya kay Kristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, the Holy Spirit testify within our spirit that we have been adopted into God's own family. It is through the Holy Spirit that you have confidence. Dati po ba natatawag natin siyang Ama? Yung as intimate as we are right now, sa relasyon natin, dati alam natin, nagpe-pray, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, di ba, yun lang. Pero yung sa pananalangin natin personal, na katulad ng isang ama dito sa sanlibutan na kinakausap natin siya, nang malaya tayo, nang alam natin na wala siyang iisipin na masama sa atin, na hindi niya tayo huhusgahan, na sa tuwing tayo lalapit sa kanya, nandun po na nahayag tayo at alam natin tanggap tayo ng ating Ama, di ba? Nandun yung confidence na yon. At ang nagbigay po niyan ay ang Santong Espiritu. Hindi tayo makatatagal at hindi natin ganun tayo ka-confident na tawagin ang Diyos Ama na tatay po natin dati. Pero ngayon, alam po natin, it is because of the Holy Spirit. No? So, pinuno niya tayo ng pag-ibig. Tapos ngayon po, siya pa yung ating Ama. Di ba napakahirap ng isang walang father figure, walang tatay. No, lalo na yung mga ulila o lalo na siguro yung mga maagang nawala ng ama o yung iba naman ay talagang hindi lumaki sila na walang ama. Mahirap po 'yan eh. Walang kaya maraming delinquent child ngayon because there is no father figure. Silang nakakasama, walang tatay, walang tumatayong tatay para mag-guide sa kanila. Pero knowing that our Father loves us so much that He poured out His love. No, sa buhay po ng bawat isa sa atin, may tatay ka na mahal ka. Di ba? Yan yung nag-i-encourage sa atin. Yan yung po yung paraan ng Banal Espiritu Santo para palakasin tayo na sa anumang problema na kinakaharap po natin, anumang circumstance na meron po tayo, meron tayong tatay na nagmamahal sa atin. At
Kapag settled sa puso mo, yung pag-ibig ng Diyos, yung pagiging tatay niya sa atin, hallelujah. Malilimitahan o unti-unti mawawala ng lugar yung pagkatakot sa puso po natin, yung pag-aalala, sapagkat merong isang Ama na concern sa atin at merong Holy Spirit na sumasama sa atin, and nandyan pa yung grasya ng ating Panginoong Jesus sa buhay po ng bawat isa. Kaya naman, hallelujah, lahat ng ito, kung tatanggapin natin na may kalayaan sa puso po natin, nandun po na tayo pong lahat ay hindi mahihirapan na magpatuloy sa bawat araw po ng ating pong buhay. And another, how does the Holy Spirit empower and encourage us? Not only He teaches us God's truth, He gives us God's peace, He fills us with love, and He assures us that God is our Father. Sabi po, He gives gift of encouragement. He gives gift of encouragement. Sa Romans chapter 12, verse 8, hallelujah. Romans chapter 12, verse 8. He who exhorts in exhortation, he who gives with liberality, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. So, nababanggit po dyan, yan po yung mga spiritual gifts na ibinigay po sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. At hindi po yan para sa atin lang. Una po, para po sa church, sa body of Christ, tayo po, bawat isa, binigyan po ng hindi man lahat na nandyan, no, na nag-stand out sa atin, pero meron po tayong tinanggap mula sa Panginoon. And the Holy Spirit, ito pong gift po na ito, with each of us, binigyan, all of us, actually, the whole body of Christ, para po maging encouragement sa isa't isa. So, para maging, tayo po ay maging kalakasan ng bawat isa atin. Kaya magiging masigla lamang ang church, magiging masigla lamang at magiging sabihin na natin na we will grow in numbers kapag nakikita na tayo po mismo nag-ooperate po dun sa mga giftings na ibinigay sa atin ng Panginoon. So marami siyang gift na ibinigay sa atin. At alam ko po na sa mga ilang mga pagkakataon, narinig po natin yan na binigyan ka ng, di ba, meron sa atin magaling magpayo, magaling mag-counsel, magaling mag-exhort. Meron naman sa atin true giving, napaka-generous. No, lahat ng yan, magkakalakip, pinagkakaloob po sa bawat isa, at nandun po na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, magamit. No, hindi lamang po para sa church, kundi para sa isa't isa sa atin, at para po tayo lumago dun sa ating pong buhay Kristiyano. So, He give gifts of encouragement through sa pamamagitan ng mga spiritual gifts na tinanggap po natin. Kaya, napakalaki po ng parte, no, nung responsible, nung role, nung kahalagahan ng Holy Spirit sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya hindi po biro-biro, lalo na sa mga panahon po ngayon, hindi po natin alam kung ano nangyayari. No, nalilito na tayo, marami takot, marami po ay nag-aalala, marami depressed, marami po ay nandun po na sa dami ng kanilang iniintindi ay nawawala na rin ang pananampalataya, humihina, at nandun po nalulugmok sa isang sulok at tinatanggap na lamang yung pagkatalo, samantalang meron pong kapangyarihan na sumasa atin. Meron pong banal na Espiritu Santo na kasama po natin, tinawag para tulungan tayo para maging kaagapay po natin sa lahat ng pagkakataon at sa kung anumang pangangailangan na meron ka na kinakaharap mo ay pagkaloob sa atin at tulungan tayo upang malampasan natin at matanggap natin yung mga biyaya na inilalaan sa atin ng ating Panginoon. No, ang kailangan lang, kilalanin natin siya. Ang kailangan lang, maging aware tayo sa presensya, no, sa persona na nasa sa atin. At pakinggan natin. No, pakinggan natin. Hindi siya konsensya lang. No, siya po ay persona na kasama po natin. So, kapag ito po ay katulad ng ating pong teksto, pagkatapos dumaan ng mga anak ng Diyos sa matinding persecution, pagkatapos dumaan ng church sa maraming pagsubok,
And hindi lamang po sa church, ang bumubuo po ng church ay mga tao. So yung mga tao po mismo, sila po may mga pinagdaanan. Doon po sa Acts chapter 9 verse 31, alam po natin naman kung ano yung naging resulta. Nung hinayaan nila na ang Holy Spirit at kinilala nila na ang Banal na Espiritu Santo lamang ang makatutulong sa kanila at iniasa po nila, ibig sabihin talagang nanampalataya po sila sa magagawa ng Banal na Espiritu Santo, sabi po, they are being empowered. And the congregation grew larger. Alam niyo po kung yung lahat ng giftings na meron po na pinagkaloob sa church, ng bawat isa meron po, magagamit lang, mayu-utilize lang po natin. Ang church, hindi na po natin kailangan pa talagang yung bang ipagsigawa na ng dito sa Life Giver Church kayo. Hindi po eh. Through our lives, we will be a living testimony of God's goodness, faithfulness, na of God's grace, na kapag ipinamuhay po natin yung mga salita at nandun po na naranasan natin na tayo po ay palakasin, pasiglahin ng Banal na Espiritu Santo. Hallelujah! Ang Diyos ang magdadagdag ng mga tao, ang mga kasama po natin. No? Through our testimonies. And ang mahalaga po doon, they worship God and wonder in awe and walk in the fear of the Lord. So, they experience a season of peace at that time. Sa gitna ng mga pinagdaanan at kasalukuyang kinakaharap nila ng mga pagsubok and persecutions, mga trials, mga personal at pang-congregational, sabi po, sila po ay pinalakas, sila po ay pinatatag ng Holy Spirit. At ang resulta po ay nandun po na they grew in numbers. Imbis na kumunti at wala nang nagsimba, mas maraming na-encourage sa pamagitan ng mga buhay na na-encourage din ng Holy Spirit. So tayo, ganun din po ang gustong gawin ng Panginoon. And di ba, yung bang may excite ka na hindi siya hinagap, dumadaan lang, iniisip mo pa lang na ang Diyos ang siyang nagpapalago eh, ng church. Ang Diyos ang siyang hindi po nakasalalay sa leadership lang eh. Yes, siyempre, nandun po yung leadership para po, siyempre, yung plano ng Diyos, yung vision, bibigay sa leadership, and then yung leadership ang mag-i-implement o susundin lang yung kung ano yung pinaano ng Panginoon. Pero sa lahat ng ito, ang Diyos pa rin. Ang Diyos pa rin ang pinagmumula ng paglago. No, kahit na minsan anong gawin nating programa, but without the ministry of the Holy Spirit guiding us, leading us, no, wala rin po, walang pagtatagumpay, miski sa personal po nating buhay. So, as a result, we will be strengthened in the Lord, we will be edified, we will be built up, lalo na ang church, ang body of Christ. At kapag na-encourage ka, napasigla ka, napalakas ka, ano mangyayari? Lalayo ka ba sa Diyos? Di ba, mas lalo kang lalapit sa Panginoon sapagkat nararamdaman mo yung pag-ibig na, nararamdaman mo yung pagiging buhay niya, yung pagiging personal niya sa buhay mo at yung kagustuhan niya na magkaroon kayo ng isang buhay na relasyon. So, lalo kang lalapit sa Kanya. So, kapag ang Holy Spirit, ini-encourage tayo, ini-empower tayo, nandun po na tayo po'y napalalakas and we grow closer to God. At pagkatapos mong lumapit sa Panginoon at ikaw ay napagpala, ano na pagkatapos? We reach out to others. Amen? Iyan po yung kalooban ng Panginoon. Hindi lang po tayo tinawag para maligtas, para matuto, kundi sa lahat ng ating pong natutunan, i-apply po natin and we reach out to others. Go into all the world and make disciples. Diba? So yun po yung panawagan at yun po yung charge sa atin, sa bawat isa. So we are blessed to be a blessing. We have been guided and led by the Holy Spirit. Para kapag tayo na alam na natin yung katotohanan, alam natin, natagpuan natin yung mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, na pagpala po tayo, gusto natin, di ba, mapagpala din yung ibang tao. So we reach out to others. At ang Holy Spirit din na magbibigay, yung lakas, yung talim, minsan masyado tayo nag-iisip na, paano ko gagawin yun? Ano yung bagay? Lagi lang po tayong manangan sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos at kung ano yung pinagagawa sa atin ng Banal Espiritu Santo. And we will never fail. No? We will never make a mistake. Yes, minsan magkakabisala ka, pero kalimitan ng kung bakit tayo ay napapahamak dahil naman din sa atin. Meron pong malinaw na plano ang Diyos para sa atin, pero hindi yun po yung ating sinusunod.
So then don't let the word get us down, and do not be discouraged by circumstances or failures na nararanasan po natin. The same power who raises Jesus Christ from the dead is the same power at work in us. Ang Panginoong Jesus, he is exalted and at the right hand of God the Father. But there is the Holy Spirit inside of us, abides in us. Pag sinabing abide, nananatili siya. He makes us His permanent residence. No, nananatili siya sa atin. So yun po yung Holy Spirit, hindi tayo iniiwanan. Kaya nandiyan po na magpapatuloy lang tayo. Amen? So sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng tayo po ay naghahanap ng sagot sa mga katanungan po natin, naghahanap tayo ng pagpapayo, maaring limitado po yung maibibigay ng mga tao sa atin. Our friends, our family cannot always be there for us to encourage us. Maraming mga tao, we are separated by distance, by emotions, and sometimes by sin. Pero sa Holy Spirit po, walang limitasyon ang pwede niyang gawin sa bawat isa. Ang pwede niyang ituro sa atin, ang pwede niyang gawin para sa atin. At aakay niya tayo doon sa pagtatagumpay. Lahat ng ito sa pagtatagumpay, tayo dadalhin. Kaya lang, kailangan po nakilalanin natin siya. Kung kinikilala natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, ay kailangan din pong ganun din po yung pagtingin natin sa Kanya. No, ganun din po. At siya yung kasakasama natin sa araw-araw. Siya yung dapat natin kausapin din at pagsabihan kung ano man yung mga laman ng ating pong puso. And after that, the Holy Spirit will comfort us, no, will strengthen us, at tutulungan tayo sa lahat-lahat. Amen? So a simple message this morning na alam ko, I hope na napaalalahanan po tayo, hindi po ito bago sa atin, pinag-aaralan na po natin, maaring pinapaalala lang sa bawat isa na yung ministry ng Holy Spirit ay mahalaga sa bawat isa.